Okay guys, hello and welcome sa ating channel Play With Pay where we talk about play to earn games such as Axie Infinity and my DeFi Pet. At ngayon, as you can hear naman, Axie Infinity tayo. Bakit? Of course, kung hindi nyo pa alam, well, you should know na guys kasi talagang medyo nag-sort of to the moon ulit si SLP at the same time, ngayon medyo bumababa na siya. So, medyo late na yung pagka-record ko nitong video na to kasi very busy ako kanina sa pagta-transact. And nakikipag-screen share ako sa cousins ko and sa aking brother. Tapos may mga friends rin na nag-ask sa akin. So hindi ako nakapaggawa ng video agad, unfortunately. Pero ito guys, discuss lang natin yung reason why tumaas si SLP. So if we look at SLP here kay CoinGecko, try lang natin i-refresh ulit siya guys. So as we can see, it's at 5.56. Pero umabot siya ng 6.54 guys. Talagang binantayan ko yan, pero talagang ang bilis rin ng bagsak niya. So nakapag-withdraw ako around 6.28 I think, so 6.26. So yeah, parang dito 6.26. Tapos bumagsak na siya ngayon at 5.56. Pero guys, hindi ako nag-withdraw lang dito. Sinigurado ko na nag-withdraw din ako ng funds nung nasa around 4.5, 4.6 somewhere here, dahil hindi ko rin talaga siya mabantayan ng todo at that time. And alam mo yun, baka kasi magkaroon ulit ng problema yung Binance for some reason. So pero discuss natin guys kung bakit siya tumaas. Well, this is the main reason why, because of Katana, or mas kilala natin as Ronin Dex. So dun sa mga hindi pa nakakaalam sa Ronin Dex, kasi matagal na tong naha-hype na isa sa magtataas ng value ng SLP at bubuhay kay Axie. Bakit nga ba? Ano nga ba si Katana or ano nga ba si Ronin Dex? So, isa siyang parang exchange platform guys, or yun na nga yun exactly. So, you can transfer yung or trade yung mga assets mo from, let's say, meron kang AXS, gusto mong gawing SLP or vice versa, or gusto mong gawing WETH. Alam mo yung WETH guys, itong WETH or Wrapped Ethereum yan. Yan yung ginagamit pang bili ng mga Axie pag pumunta ka sa Axie Infinity Marketplace. So before, ang process para bumili, makabili ka ng Axie, let's say naglalaro ka na ng Axie tapos gusto mong ipangbili ng Axie yung SLP mo, ang gagawin mo, itatransfer mo muna yung SLP mo sa Binance. Tapos pagdating mo sa Binance, ibebenta mo muna sa tao yung SLP mo, or i-convert mo siya sa ibang coin tsaka mo ibebenta. Tapos hahanap ka ng paraan para makabili ka ng wrapped Ethereum, which syempre may mga patong na yung ibang sellers dyan. And yun yung usual way na para makabili. Or kung bibili ka man ng through MetaMask, kunwari bibili ka ng Ethereum galing ng Binance tapos ililipat mo sa MetaMask, tapos from MetaMask ililipat mo sa Ronin, ang laki rin ng fees minsan. So may time na umaabot ng 5,000 and up yung fees. So magastos. So eto, malaking bagay to guys. Why? First of all, yung mga talagang mga players ng Axie dyan na maraming kinikitang SLP every day, every week, every month, pwede na nilang i-trade yun directly sa Wrapped Ethereum. Kung gusto nilang bumili pa ng Axie at magdagdag pa ng Axie, bumuo pa ng ibang teams, magdagdag pa ng scholars, and so on and so forth. At the same time, kung breeder ka, pwede mo ring i-trade yung SLP mo sa AXS. Etong AXS guys, if you're not familiar, ito talaga yung main coin ni Axie Infinity, and umangat rin ang value niya ngayon by 8.7% sa last 24 hours. At isa yan sa mga required or requirements para mag-breed. So you need AXS and you need some SLP as well. And lastly, itong USDC. Ano nga ba yung USDC guys? So it's very similar to USDT. Si USDT kasi guys, isa siya sa mga stable coins. As you can see, rank 4 siya dito kay CoinGecko. Bakit siya stable coin? Kasi yung value ng dollar kasi guys, hindi sobrang magalaw. So kaya nga tinawag na stable coin. At yun ang sabi ni Axie kay USDC, US dollar coin. As you can see, almost very similar lang ang kanilang price. Halos parehong pareho. So bakit siya importante dito sa Ronin Dex or sa Katana? Dahil
if you're scared na yung SLP price or value ngayon ay babagsak, ilagay mo muna siya sa USDC. Ilipat mo muna siya doon, guys. Para, alam mo yun, kunwari, uy, 6 pesos si ano ngayon, si SLP, ang taas. Kaso ayoko pang ano, ayoko namang i-withdraw at ayoko pa namang i-transfer sa bangko ko. Ayoko pa siyang ilipat sa Binance. Gusto ko dito muna siya kasi gusto kong bumuo ng team. Gusto ko pang, kulang pa yung ano ko, yung SLP ko pang buo ng Axie. 20,000 pesos pa lang to. Kaso baka bumaba na. So, ang gagawin mo, guys, or ang gagawin nyo is, ilipat nyo muna sa USDC. Itong sinatawag nilang stablecoin. Namaya pag-usapan natin tong USDC pa, guys. Pero, it's a way for you to mawala yung ano, ang tawag doon. Parang hindi nyo lagi iniisip na, uy, baka bumaba. Baka ano, dapat tinrade ko na siya ngayon. Baka nilipat ko na dapat sa Binance. Diba? Which you could also do in Binance, guys. Pwede nyo rin namang ilipat kay Binance. Tapos, ang gawin nyo, i-convert nyo yung SLP nyo into USDT. Pero the problem is, with that is, you have to, if bibili ka ng wrapped Ethereum, ililipat mo rin from Binance to Ronin. Which, I think there's no fees na rin yata ngayon. So, I think that is also a good thing to do. Pero syempre, this is way easier, guys. Kasi, dun ka lang within kay Axie Infinity. Dito ka lang sa Katana na kanilang bagong ecosystem. So, that's another option for you guys. Tapos, of course, meron pa silang mga liquidity pools. Okay? So, baka gawan ko to ng separate video. Pero as you can see, guys, ito yung link. So, pag pumunta kayo sa Discord nila, if you don't have access to Discord, I will be adding this link sa description ng video na to, guys. And maybe I'll also put it in the pinned comment section. Pero baka sa description na lang para mas madali. I-click nyo na lang yun, guys. So, pag kinlik natin, dadaling ka niya dito. It will explain everything to you. Katulad ng mga sinabi ko earlier, ayan siya. Okay. At the same time, guys, so pwede nyo basahin to, guys, ha. Ini-explain niya yan lahat, very detailed. Itong RON, ano nga ba itong RON? So, I'm pretty sure marami sa inyo na may alam na dito sa RON. Ito yung RON, token to, guys, na ilalabas nila very soon. Very soon ilalabas na rin nila to. Bawal pa siyang bilhin as of the moment. Make sure, guys, ha, huwag kayong bumili. Kasi alam ko it's a good opportunity pag nauna kayo na bumili ng mga bagong coins na nilalabas na may utility. Kasi alam natin tataas ang value. So, pwedeng mag 100 times yung pera mo. Pero, guys, make sure wag muna kayong bumili ngayon kasi wala pa talagang available. Kung may makikita ka dyan, for sure merong available dyan. Hindi yun legit, guys, ha, scam yun. So, yun na. Double, triple, ano na. Warning na ako kasi talagang maraming naloloko dyan. Okay? So, eto, guys, yung RON token, maraming use case to, I think. Hindi ko pa siya fully na talagang binabasa pa ulit-ulit, guys. Pero, ang pinaka magiging use nito for me is the way for you to transfer funds between like SLP to Binance or SLP to AXS, SLP to WEF or vice versa. Ganon. Kasi, ngayon, libre pa, guys. Pag pumunta kayo sa inyong Ronin extension, makikita nyo dyan, merong 100 times, guys. Eh, ito pala. Today, all Ronin users are given 100 free transactions per day. Per day yan, guys. Going forward, we'll shift to a system where RON tokens will be required for all transactions. So, eventually, guys, tatanggalin nila yung 100 transactions per day. Ang gagawin na nila, guys, is kailangan mo nang magbayad ng RON tokens. For example, sa pancake swap, guys. Kung familiar kayo sa pancake swap, or let's say, PooCoin, pag magte-trade ka ng assets mo, kunwari, bumili ka ng SLP, tapos gusto mo na siyang gawing US dollar, merong fee. Tinatawag nilang gas fees or transaction fees. Which, ang fees usually ay BNB, right? BNB yung ginagamit. In this case, ang fees mo, ang dapat meron ka ay RON token. Okay? So, eto, sabi nila dito, we will be releasing an overview of RON soon. So, yan. Wala pa yan, guys. Pero, of course, talagang in the works yan. So, talagang mangyayari yan. Okay? So, ayan, pag-usapan natin yung game, guys. Kasi,
ang laki ng tinaas ni SLP. Talagang malaki ang tinaas ni SLP. Okay, so 5.57 siya guys, nagde-decline siya ngayon. I'm not sure if it's gonna go all the way down like below 4 pesos tomorrow, but who knows? I tried to monitor this as much as I can. Siguro i-add ko rin sa description to pag di ko nakalimutan. I-add ko sa description tong link na to guys, so you can also check yung link to try to monitor kung marunong kayo mag-charts. But I usually check yung mga 15-30 minute time frame. Tapos ginagamit ko lang tong usual 3 strategies. So I'm not an expert trader guys. So mas maraming magaling mag-trade dyan na pwede nyo sundan. Pero this works for me. So itong tinatawag nilang Alma line. Pagka ang candle is above the line, of course that's positive for the coin na talagang tataas pa siya. Pero of course there's 3 indicators that I'm using. So usually I follow if yung majority. So let's say 2 out of 3 says it's still gonna go up, hold muna ako, bantayan ko muna. So syempre hindi yan lagi nag-agree with each other, yung tatlong yan. As you can see, itong MACD naman na tinatawag, yung blue line, pag ang blue line is pointing downwards, that does not mean right away na babagsak na to. Okay? Pag si blue line ay nag-cross kay orange line, then that is an indicator or a signal to sell. Pero that does not always happen. I mean, hindi siya laging 100% guarantee. Kasi pwedeng minsan, pwedeng magbago yan ng isip, biglang umaangat ulit, right? At tapos si RSI, yan, kung saan lang siya nakatapat, kung pointed downwards, yun yung basa niya, pababa na to. Pero of course, sabi ko nga guys, pwedeng after magbukas ng another or magdagdag ng another candle, pwedeng magbago siya. So, like everyone says, crypto is very very volatile ba? Talagang napaka unstable guys. So yan, tignan nyo lang lagi guys. And kay Axie Infinity, siguro gagawa pa ako ng separate video kasi magiging super long na nitong video na to. Gagawa pa ako ng another video kung magkano na yung teams ngayon, ano yung mga worth it na teams. So please subscribe guys if you are into these contents. And of course, sa mga nagtatanong ng scholarship, sa mga nagko-comment ng isko, ng mga ayun guys, so ako kasi I'm still trying to build another team, baka for my parents na, tapos after nung siguro yun na pwede na tayong mag gawa ng raffle for scholars, kasi gusto ko muna at least mag 1,000 subs man lang tong ating channel para naman, alam mo yun, talagang worth it yung magbigay ng content or mag-create ng videos, because even very limited lang yung editing nito, it still take some time to do and to upload. So yun guys, if you've appreciated, if you were informed, if this video helped you in any way whatsoever, please like and subscribe guys. It helps me a lot. Parang sinasabihan niyo ako na mag-create ka pa nito, marami ka nang mga natutulungan, marami kang na-entertain or na-inform. Then, of course, that pushes me to do more uploads or daily uploads. So, yan. Most likely talaga, gagawa ako ng marami pang uploads dahil medyo booming na naman si Axie Infinity. And, gagawa rin ako ng update sa gano'ng kabilis ang ROI kay Axie. Okay, guys. So, yun muna for now. So many more topics to discuss, pero gusto ko kasi in detail, kaya himay-himayin natin, okay? So keep safe always to you and your family. God bless you all, and bye.